let's go. Oh. Yeah, kakatapos lang umulan mga karipang. Hindi naman malakas pero matagal lang siya natapos. Medyo madulas yung daan. Anong English niyan sa ano, madulas, slippery. Slippery road. Medyo matagal-tagal na din tayong hindi nakapag-ride sa mga ganitong klaseng daan, yung medyo madulas mga karepang. Slowly but surely. So night ride tayo. Sana okay yung output natin ng camera natin mga karepang. Sana naman. Alright, so hindi po nga pala na-lock yung ano natin, helmet natin. Lock natin yung helmet. Yan, so okay na. Alright, slowly but surely. Woo, madilim dito. Alright, pwede na siguro. Mahihirapan tayo mag-windshield to yung sa helmet. Kasi umaambon. Hamog yan sa amin. Hamog ba yan sa Tagalog mga karepang? Alright, grabe, sarap ang lamig. Napakalamig, talagang napakalamig. So titingnan natin sa city kung gaano kaliwanag sa city mga karepang. Sa city tayo bibili ng pastel. Sana okay naman kasi walang case yung camera natin. Medyo maraming maliliit na buhangin na lumilipad sa daan ngayon. Ano ba dito? Matubig ba dito? Check natin. Ah, hindi naman. Mahina lang yung ulan kanina. Ang problema nga lang matagal siyang natapos. Alright. Sana maulit muli ang mga oras natin magkaan. Slow. Takbong pogi lang tayo ngayon. Slow ride ang tawag. Takbong pogi in short. So we're here now in Barangay Lagao, Panting Public Market. So as you can see, meron ng Jollibee dito sa Barangay Lagao, which is good. Kasi bago lang to eh. 1 year, I think it's 1 year. Slowly but surely. This is the status here in Barangay Lagao National Highway. So pupunta tayo sa Rams Pastel. Isa sa mga masisikat na pastel kainan dito sa General Santos City. Kasi nga napakasarap yung mga ano nila doon. Hindi lang pastel yung binebenta nila doon. Meron silang tawag doon, Robin, yung mga isaw-isaw, yung mga street food. Meron din yan sila doon. At saka lebring talong. Nilagang talong ba yan? O, basta yung talong na maraming mantika. Kung alam nyo yan. Yan, libre yan doon. Unlimited. So, doon tayo bibili. At saka, nakita ko sa kanilang store, ano na sila, pwede ka na mag-order through Food Panda. Food Panda accredited. Parang ganun. Ayat, medyo matagal-tagal pa to. Matagal tambayan to dito. Nakakatakot kapag dito sa ano mo nilagay, helmet. Parang mas maganda kapag dito lang sa ano, sa motorsiklo ko nilalagay yung camera. Kasi medyo mahaba talaga siya mga karepang. Pero okay lang naman kapag ganito. Parang meron lang tayong pangtusok sa harapan. Nakakapagod. Hindi ko alam anong oras na ngayon. So tomorrow is another day na naman mga karepa. So now, vlog muna tayo ngayon. Check natin. Pag green pa yan yung dun sa kabila, mga 7 blinks, pwede ka nang tumakbo. Pwede ka. Check natin yung green. Check natin yung green ha. Wala pa yan. Pag mag-red na yan, yung green na walk, pwedeng lumakad. 7 blinks or 6, mga ganyan. Just wait for a while. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I hold you. 7 blinks. So, saan bang mas malapit, dito sa city or dito sa National Highway?
I think dito na lang tayo sa city. Parang mas malapit dito eh. Malapit dito kasi straight ka lang, then liko ka dun sa dulo. Then yun, tapos na. Tatuin ka na. Kasi kapag dito sa National Highway, medyo marami. Medyo malayo-layo. Tignan din natin dito sa city kung gaano kadami yung mga tao dito, mga karepa. Ayun, lumilipad na yung mga maliliit na ano, bato. Close lang natin yung windshield. Talagang napakalamig ngayon. Ha? Char. Talagang napakalamig. So this is the status here in PCC Mall of Jensen. Marami ng mga sasakyan na pwede mong sasakyan. Kasi nga it's new normal. As you can see the tricycle, meron din siyang mga panangga. To make it sure na yung laway ng katabi mo ay hindi mapupunta sa iyo. Pero yung mga tricycle, doble ano pa rin yun, doble pamasahe pa rin yun. Kasi nga limited lang, 3 tao lang sa isang tricycle. Hindi pwede magkadikit-dikit. Dito tayo dadaan sa SM. Wala ka namang pupuntahan doon sa J-Catholic. Maliban na lang kung public market, ayan papunta dyan, public market. Dito tayo dadaan sa SM. Napaka ano ng ano niya, signal light niya. Iwanan. So this is the status here in status. This is the status here in SM. So as you can see, the SM light is already closed. It is because sarado na ang SM. So we'll go now sa Rams. Kung sarado na yung Rams, meron tayong second option dito sa Osminia. Yan, Osminia. Which is maganda rin yung niluluto nila. Dito tayo dadaan. Ay, parang malayo na to. Dapat doon sa ano, doon sa GP Laurel na street. Dito malayo na to dito eh. Sige lang. Please makikita nyo yung ano, makikita nyo yung daan dito. Ang ganitong oras. So dito tayo sa, correct me if I'm wrong, Lapu-Lapu or Ilang-Ilang. I think it's Lapu-Lapu Street. Correct me if I'm wrong. J&J. So walang tao. Dito naman, maganda yan dyan. Yung mga imprenta kopya, isa sa mga pinaka the best na printing press. Printing press bang tawag yan? Kay Sir Likit yan. Shoutout kay Sir Likit, napakabait yan na tao, mga karepang. Pag lumapit ka sa kanya, mga karepang, talagang approachable talaga. So we're here now in DepEd. I think this is the DepEd and the barangay hall of East ba to? West. Ambo? Kung saan eh? So, sa barangay hall na siya. Either East or West, South or North. Nandyan lang yan sa apat. So let's go na sa papuntang traffic light. Sa, hindi ko alam, GP Laurel na ata to. GP Laurel. Jose P. Laurel Street right next. Street. So papuntang Oval. Oh, what is this? Oh, merong banggaan dito. Anong ganap dito? Oh, anong ganap? Okay lang? Walang ganap. Merong banggaan. Ito nga, nakadala ako ng camera. Oh damn. Isang bangga dara. Tricycle. Footbat. Okay na. Tignan natin sa dito. Kasi mabigat yung cam. Still, nandyan pa rin sila. Oh. Konting adjustment. Check natin to ah. Baba tayo dito. Still, nandyan pa rin sila. So, ayan. Okay.
Okay naman. Okay naman. Parang okay lang naman. So, let's go home. Buti na lang. Kaya nga, mag-ingat-ingat talaga tayo kapag crossing yung crossing. Crossing yung tawag sa amin. Crossing yung daan natin. Ito ang daan to, papunta tong SM. Ito T-road para to sa akin. T-road, T-lane. It is because hindi siya cross, it's T. Ano nga yung intersection? Intersection. Yan siguro yung crossing. Eh, kalimutan ko na yung dapat sa ano, kailangan mo yung malalaman eh. Kasi hindi ka makakapasa sa driving test, tama ba? Kalimutan ko lang talaga. Pati yung may mga yung mga pintura sa daan, yung yellow, yung puti, yung putol-putol na linya, may mga meaning yan na dapat mong malaman. At saka may mga violation yan kapag may nilabag ka diyan sa mga line na yan. Katulad ng pedestrian line. Kapag nakasagasa ka sa pedestrian line, talagang salo mo talaga lahat ng gastusin nung nabangga mo. At saka, meron ka pang haharaping mga batas trapiko dyan. So, sagot mo na nga yung pang hospital bills na nabangga mo. Meron ka pang babayaran, penalty. Kaya ride safe, awareness, and yun. So, dito na tayo sa National Highway dadaan, mga karipang St. Elizabeth. Dito tayo dumaan kanina. Pontang National Highway. Oh, lakas, Toyota. Ay, ang sasakit ng mga bato. My God. Kaka lalo na kapag malalaking gulong yung nasa harapan mo, talagang ang lakas kumain ng maliliit na bato. Sana naman mas pinaano nila to. Nakita ko sa ano, mga karipang, nakita ko sa Atupi, ang ganda ng kanilang national highway, talagang napakaliwanag. Dito kulang dito. Hindi ko naman sinasabi na kulang sa maintenance yung General Santos City. Talagang nakikita ko naman na yung tinatawag na build nila to sa General Santos City. Road widening yun. Kaya yung iba hindi na siguro nakikita na madilim, katulad dito, madilim na rin dito, kaunti na lang yung ilaw. So sana makita yan ng management or a committee ba ng ating, anong committee ba yan na belong. By committee kasi yan, mga karipang, sila. Oh, let's go. Kasi every committee, every councilor sa isang syudad ay may committee bang hinahawakan. Halimbawa, committee ba sa basura, ayun, sa solid waste and management, parang ganun. Committee ba sa peace and order, ayun. So mga ganun, mga karipa. May mga kanya-kanya yan silang committee. And kung hindi active yung councilor, talagang hindi din active yung mga naka-assign sa kanya. So, dapat active yung councilor. So, yun yung tinatawag na vote wisely, mga karita. So, kung alam nyo naman na medyo tamad yung councilor, so, huwag mo nang iboto. Politics topics na naman to, mga karita. Kaya nga eh. Medyo matagal pa yan. Kasi doon to sa kabila, medyo excited to isa. Mamadali. So, we're here in Barangay Lagaw Road. Balik na tayo sa Barangay Lagaw. Sana naman iyong pagbigyan. So, meron pa tayong gas. Pwede pa yan, abot pa yan bukas. Papagas na lang tayo bukas ng umaga. Never. So, we're here now. Main road ng Barangay Lagaw. Alright. Medyo matraffic na dito. Here you go. Madilim na yung ano, palengke. Anong oras na ba? Parang 8 or 9 something. Parang ganun. Buti na lang dito, hindi na umaapaw yung tubig ulit.
kasi maapaw yan dito eh kapag umuulan, lalong-lalo na kapag malakas. Pero talagang kapag malakas masyado, hindi lang umaapaw, bumabaha talaga yan dito mga karipang. Itong daan na dinadaanan ko, talagang punong-puno ito ng tubig. Mga kakalahati ng gulong yung kinakain ng tubig, ganun kalalim. Hanggang dito mga karipang, dito, yan. Hanggang dyan, umaapaw yung tubig sa kanal. So yan, that is the update for tonight rides mga karipang. Sana naman okay yung output ng video natin. Eh kung bago ka pa lang dito mga karipang, welcome na welcome ka sa ating channel. Maraming salamat sa panonood. Ayan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe karipang, click mo na yung subscribe button down there. And you can also click that bell notification button para malaman yung mga bagong updates sa ating channel. And again, ako si Nico dito sa Nico TV. And I'm saying, have a wonderful day. Bye-bye and I love you. Magandang gabi. Rock and roll.